just crossing A and trying to keep it concealed. Oh, mama, I want it. Just let it fall on. Hi guys, so nandito na kami sa Manila. It's September 28, 2022. And here's Maset. Kaya kami lumuwas kasi susunduin lang namin si Crystal dito sa Manila. So pupunta siya dito kahapon. Nang, anong oras ka umalis? Tanghali. Tapos ngayon tanghali, uuwi din siya. Medyo ginagawa niyang kapitbahay ang Manila. Kasi one day lang ang class nila. And sakto naman, meron akong pupunta kang event sa Trinoma. So sobrang sandali lang yon. And uuwi din kami kasi magdi-dinner kami mamaya. Birthday nga, Zita. Ay, nga pala guys. Birthday ko nga pala ngayon. Paki-body na lang ako sa comments. Happy birthday! Sis, bumili ako. Crystal made me buy it. Please, happy birthday! Thanks! Happy birthday, Tata! Meron ba ati sa'yo yung ganun na? Baka umiyak gano'n, no? Nag-makeup yan! Oo nga. Ayok pa yun, Joy. Maya na tayo magmas nga, Nasay! Hey babe, may tissue ka ba dyan? Wet wipes. Ay, wow. Ang kasi hirap. Yan. Guys, mamaya na lang. Kasi ko lang yung makeup. Isa kaya? Hi guys, so it's October 1, 2022 and we're having birthday dinner maya-maya. So, ang totoong birthday ko ay last September 28, last Wednesday. And ngayon lang kami magse-celebrate kasi medyo alanganin ang Wednesday. And medyo wala talaga akong planong mag-birthday ngayon since nagkaroon nga ng carding, may mga nasira dito sa bahay. But nag-insist si Leandro na mag-celebrate daw ako ngayon kahit parang kainan lang. So mamaya itanong natin kung bakit niya pinipilit itong birthday na to. Kasi siya talaga ang nag-prepare ng lahat. Siya ang kumontak ng caterer, ano pa ba. Basta lahat na makikita niya doon mamaya. Kayong gumawa nun, ang gagawin ko lang ngayon is lalabas doon at makikipag-party. And kain lang naman, hindi naman siya party talaga na parang may set up ganun. Parang kainan lang, dinner lang with friends and family. Super wala akong plan ngayong birthday ko kasi last year nag-photoshoot pa kami ni Crystal. Tapos may pupuntahan talaga kami, parang naka-schedule talaga siya. So ngayon parang chill lang, kung ano ang meron, okay. Pero kung wala, okay lang din. Kukontrabida ka. Ang bongga eh. Ano ko ang binili na from Shopee. This pink dress is from Shopee. While this dress is from Zara. Kinalagay ko yung price sa baba para makita niyo yung difference. But it's almost the same. Kaya mukhang mas may birthday pa si Ate Este. So ito na ang final. Chill na lang tayo. Ayoko na. Oh, darling, stay a while. Happy birthday! I promise you won't regret. Like and subscribe. Today we're talking about a different kind of birthday party. Happy birthday!
Good morning vlog. It's already 8:51 in the morning and I'm happy kasi tapos na ako sa first agenda ko today, which is to clean my room. So hindi ako makakagalaw if hindi ako maglilinis ng kwarto, and gusto ko mag-vlog today. That's why yun ang una kong ginawa, naglinis ako ng kwarto. And second agenda naman, main agenda is to get back sa pag-workout. Kasi alam nyo guys, after ng Palawan, hindi na ulit ako nakapag-workout. Hindi na kami nakapag-workout, magkakaibigan. Si IC pumunta siya ng Japan. Pero uwi na rin siya ngayong month, so sana makapag-workout na talaga kami. Kasi ang payat ko talaga nung hindi ako nakakapag-workout. So feeling ko mas nagkakalaman ako pag nag-workout kasi mas nadadami yung kain ko. And then nagiging muscle siya, ganun. And now I'm just doing my hair and skincare. Very basic skincare lang. Kasi I just wash my face and later wash ko ulit siya. Gumagamit lang ako ng light products to hydrate my skin. And so far, okay naman siya. Hindi ko na siya lalagyan niya ng moisturizer. Kasi I try to keep it as simple as I can. Kasi nga, mag-workout ako. But you have to listen to your skin, guys. There are days na kailangan ng extra TLC ng skin natin. And I still use the Ultimate Youth Essence from Pond. So it hydrates my skin instantly. Radiant siya. Ang tingnan, may glow. Plus, hindi siya sticky sa feeling. So kailangan kailangan ko siya pag nag-workout. This 11:11, it's on sale again. So, buy one take one siya and I'll show you my 10-10 orders. I just got 4. So, binayaran ko lang siya for the price of 2 since buy one take one siya. And meron ding mga freebies and vouchers that you can use. And of course, I need the sunscreen. Super simple skincare lang. Pond's Ultimate Youth Essence and sunscreen lang. Look at my skin by just using the products that I love just like this one regularly. Okay yung nagiging skin ko. Hindi kailangan ng super mahal na product. Hindi rin kailangan ng sobrang daming product na ilagay natin sa mukha natin. You just have to listen to your skin and find the products that works for you. I can recommend you this one. And for the makeup naman, I'll just use the Benetint pa rin for lips and blush na. Kahit nag-workout ako, hindi naman ako namumula. So, dadayain ko na lang with the lip tint. Hi guys, so it's 2:22 PM and I'm still sore from the workout. So medyo nakakapagod siya and nakakabigla. So let's do a sit down video muna. Let's do a haul of the things that I got for my birthday. Actually, hindi lang to for my birthday, para naging collective haul na lang to. So ito yung mga binili ko for the past few months na naipo na lang, and ito yung mga things na hindi ko pa na-open. So meron akong perfume, meron clothes, bags, and konting accessories. First perfume is this one. It's from Dior and medyo malaki siya. Na-open ko na to pero hindi ko pa talaga nagagamit since meron pa akong stock. It's from Shop With May on Instagram. She gave me this perfume and dalawang watch. It's the Miss Dior Blooming Bouquet and medyo sentimental sa akin yung scent na to. Kasi ito ang first gift sa akin ni Leandro nung nanliligaw pa siya. And look at the packaging. It's so cute. Yung scent na to is parang for girls na girly-girly pero hindi na super bata. Parang medyo classy na din yung dating niya. Hindi ko ma-describe kasi hindi ako magaling mag-describe ng mga scent. But ito yung mga gusto kong scent. So thank you very much, Shop With Me. And she also gave me this 2 Fossil watch. So thank you very much, Shop With Me. And perfect siya for matchy-matchy with Christelle. Next are perfumes from Tita. So both from Hermes. Ito ngayon ko palang matatry. Yung Unhardin. Hindi ko sure if tama yung pag-pronounce ko. But ito ay favorite ni Mommy. So this is the Twilly de Hermes. I also got this Chance by Chanel na perfume. And ito yung isa sa mga signature scent ko. So, ito ay 150ml and ito, if aalis ka, yung pagkailangan mo mag-reapply ng perfume. This is the Twist and Go yata yung tawag nila dito. Same scent lang sila, but what's nice is pwede mo siya ilagay sa mga bag kasi ganyan lang siya and hindi siya tatapon. Tapos, pagpapalitan mo lang siya, kukunin mo lang na ganyan. Tapos, ganyan. We're done with the perfume. So, makeup naman. Konti lang naman to. So, first ay from Dior and it's from a very, very good friend. I got a blush and it's in the shade 219 and I like this shade kasi ito yung mga actually ginagamit ko na shade plus it comes in this velvet na parang pouch. He also got me a Dior Lip Glow and natatandaan ko pa na ito yung isa sa mga unang binili ko from Dior na makeup kasi nung college ako, hindi naman sobra-sobra talaga yung allowance ko and sanay-sanay lang ako sa lip tint. So, parang nung unang bumili ko na to, parang nanghihinayang ko. Tapos, hindi ko inuubos. It's 015 cherry and apply natin. Uy, ang ganda. Salamat. Pero ang tip ko lang, guys, if pag bumibili kayo ng ganito, like hindi super mura na mga gamit,
sulitin nyo naman din. Wag naman yung bibili kayo ng mahal tapos parang ipandi-display lang. Baka ma-expire lang yan tapos tuluyan na masira. Mas nakakahinayang yun. So if may bibilin kayo na parang grabe yung presyo. Ang tip ko lang ay sulitin nyo, like with bags, with shoes, and yung mga ganito, like simutin nyo talaga. Next, still from Dior. Parang Dior yata yung pinakamadaming item dito sa haul na to. So I got two lipsticks. First is this one. Look at the packaging. It's very luxe. Like Dior na Dior talaga siya. It's in the shade 720. And guys, look at the detail ng pinaka-lipstick. Super detailed and may nakalagay pa na Dior na ganyan. So for the shade, it's super red and pwede to for events. While the other one is perfect for parang daily na gamit. Look at the shade and sobrang magkaiba din sila ng look. This is perfect, I think, for mga cool tone na girls like me. Kasi medyo cool yung shade ng lipstick. These were from Irie Collections _ on Instagram. So, ilalagay ko na lang yung lahat ng Instagram handle nila. So, you can check them out. And speaking of Irie Collections, I got two bags from them. First is from Marc Jacobs and it's a tote bag. And this is how it looks. This is the tote bag from Marc Jacobs and ang saya ko kasi ang laki niya. So yung mga bags ko, mostly sa kanila maliliit, lalo na yung mga errands bag. I also love na green siya kasi most of my bags, if hindi black, white, if hindi white, brown. So this is something na wala pa ako and sobrang magagamit ko. Plus it comes with this strap, so pwede siya maging handbag, pwede din siya maging crossbody bag. So sabi ko sa inyo, perfect siya for errands. So it comes in different colors, sobrang daming colors na to and meron ding ibang material. Next is still from the same shops and it's my first ever na JWP bag. So, nung una, hindi ako masyadong familiar with the brand. But when I saw this, I fell in love and nagamit ko na siya for an event and it's very, very cute. They have a lot of different designs since, pero ito talaga yung ina-eye ko. It's the Joy bag. This is how it looks inside. Last time nung ginamit ko siya, madami din ako na ilagay dito. So, this is perfect for your OOTDs. Next, I got a Fiorucci bucket hat from Milana.cart on Instagram. I like it kasi chill lang siya na Fiorucci na parang hindi super bold ng mga prints niya. So, pwede mo siya magamit madalas and for sure, I'll bring this one sa next beach trip. Next, I got three shirts from Sky's Closet on Instagram. So, medyo plain lang siya. And medyo matagal na to. Siguro mga 4 to 5 months na to na binili ko pero hindi ko pa nagagamit. Another Givenchy shirt pero white naman siya and mas malaki yung logo. And lastly is this gray na Burberry na shirt. So, yun lang. And medyo plain lang yung mga kulay niya. White, black, and gray. Speaking of white and gray, I also got this shawl from Dior. Kasi guys, sobrang lamigin ko talaga. Talaga nag-aaway na kami ni Leandro pag nasa sasakyan. Tapos wala akong pang-cover. So sabi niya, bumili ka na nga. Kasi guys, minsan ang dala ko is tuwalya. Or sobrang laki na kumot na parang hassle na dalin. So ito, medyo manipis lang siya. Pero makakapag-provide pa rin ng warmth. So yun ang story na tong shawl na to. Lastly for the accessories, a card wallet from Chanel in caviar leather and gold hardware. So kapartner to ng Classic Flap. And kaya ako ito binili kasi may tinatry ako before na hindi na ako magdadala ng cash, puro card na lang, ganyan. Pero na-realize ko, hindi rin pala pwede kasi pag nagtitip, kahit papano, kailangan mo ng 100 ka na bariya. Itatry ko na lang rin, malay mo naman mag-work and classic naman siya, so okay pa rin. Quick commercial since may ginawa ako. So guys, tingnan yung nagawa ko. Joke lang, ako lang nag-assemble yan. Parang nagkaroon ako instantly ng micro bag. So nabili ko lang to from Shopee and na-a-adjust siya. Yung parang sa Chanel, yung pearl chain bag yata yun. Kano lang to? Parang 1,000 ko lang to nabili. Tapos ito, instant micro bag. Ang saya ko lang kasi wala talaga akong balak bumili ng micro bag. Kasi guys, ang mahal niya. Tapos, ang liit. So parang hindi ko naman ma-justify ang pagbili ng ganung bag. Ewan ko, yung ibang tao naman, okay lang sa kanila. Siguro, wala lang ako masyadong pera. Kaya hindi ko din mabili. But ito, meron ako. Let's try kung paano ko siya pwedeng gamitin. So, o, oh, diba? Micro bag. And pwede din siyang parang belt. Parang ginagawa ni Vernice na ganyan. So nice. Hindi lang siya bagay sa outfit ko ngayon. Pero I'm super, super happy with this purchase. Down to the last 5, I still have 3 bags and 2 pair of shoes na ipapakita. So, for the first pair is I have this one from Prada. Super in na to ngayon. Ang daming naglo-loafer sa mga outfits nila. Medyo mabigat lang to. Pero okay lang naman. Di naman siya super hassle na isuot. I got this from Jess Rod Piol on Instagram and minemessage ko siya pag may gusto akong ipahanap.
So, naka-base kasi siya sa Italy. And alam naman natin na mas mura talaga doon. Siguro yung price difference na to dito sa Philippines and sa Italy is siguro mga 20,000. The style is super classic and for sure mga ROI to since si Christelle gusto din niya yung pair na to. And lastly is I have this pair from Hermes. I got the ship or chipre. Hindi ko sure kung ano yung pronunciation but I got the chipre. One thing is for sure, sobrang hirap niyang hanapin. So, ang tagal-tagal ko nang pinapahanap na to. Kaya lang this pair, hindi siya palaging available. Kaya rin siguro tumataas ng sobra yung price niya. 37.5 ako sa Oran and dito nag-38 ako. Palagi siyang ubos. So, kailangan nyo din nga palang mag-size up pag bibili kayo na to. And I got this pair from Orline Shop. Lastly, so binili ko din to kay Lux by Kate. And sa Dubai naman siya nakabase. The bag is from Polen. It's my first bag din from this brand. And nakalimutan ko kung ano yung pangalan na tong bag na to. So, ito talaga ina-eye ko na design sa kanila. Kasi madami silang design. It's like a dumpling bag and safe na kulay lang din yung kinuha ko. Pero, ang dami nilang ibang colors. Like, meron silang mga pastel na blue. Meron ding mga burgundy, browns, and madami talaga. Meron siyang handle dito at meron din siyang strap. Kaya lang medyo maliit yung pasukan ng kamay. So, parang medyo mahihirapan ka if malalaki yung ilalagay mo. Pero, spacious siya dito. Pero, ako naman kasi hindi ako naglalagay na super lalaki na item sa bag ko. Ang pinakamalaki ko lang na ilalagay is my phone. Pero, kasha naman siya. So, okay pa rin sa akin to. It comes complete. Meron siyang box, meron siyang dust bag, and meron din siyang paper bag. Tapos, may freebie pa yan. Sobrang bilis na mag-ship. Meron pang freebies. Freebies ay from Bath and Body Works. Meron siyang hand cream and antibacterial hand gel. So, thank you so much, Lux by Kate. Polen is a nice brand. Hindi siya super taas ng presyo, pero magaganda yung quality ng mga bags nila. Si Ate Sarah, nakabili din siya ng first Polen bag niya from Ate Irie Collections naman. Last two bags, both from Dior. I got the saddle bag. So, medyo matagal na rin to. I got this siguro mga August pa. Parang ito yung birthday gift ko sa sarili ko. So, medyo mga konti lang yung mailalagay mo sa loob niya. Pero, sobrang ganda kasi ng design. Kaya, sige na, go na. Binili na. And sayang nga, kasi nabili ko siya parang 1 week or ilang days lang bago i-release yung bago ngayon na meron ng crossbody strap. But anyway, meron naman akong ina-eye na ibang strap for this bag. Kaya, pambalubag loob, okay na rin. Got this kasi parang it can instantly add style sa outfit mo. Like, ngayon, pwede siya sa outfit ko. Simple lang siya na may dating. Yun siya para sa akin. That's why I got it. It's something classic na magagamit ko siguro mga 10 years or 20 years from now. At ang pinakalas ay ang tote bag na ito na hindi ko naman binili. Binigay lang siya sa akin ng pinagbilan ko na to. And nagulat ako kasi binibenta pala talaga to. Siguro mga 25 to 35 yung price na to pag binibenta. At binigay niya lang sa akin ng free. So, thank you very much, Jess Chart. So, these are the things that I got for the past month. Hindi naman for my birthday. And thank you very much, guys, for watching. So, medyo mahaba-haba ito. But anyway, these are my last few purchases naman for the year. So, medyo nakatipid mood ako ngayon. But lastly, this is for you guys. I have something for you, pero next vlog na lang. So, medyo mahaba na yung vlog natin. Next vlog, meron tayong giveaway. So, thank you very much, guys, for watching. And I'll see you on my next one. Bye!